So yon, kumusta kayo mga ka-Wanties? Nawa kayo ay nagpapatuloy pa rin no, sa pagsubaybay sa pinakamainit at pinakamalupit na anime ng kasaysayan. Alam ko karamihan sa inyo ay nabasa na ang latest manga ng One Piece, Chapter 1023. At alam ko rin habang binabasa nyo ito ay hindi nyo namamalayan ang takbo ng oras, ang mga segundo at mga minutong lumilipas. Dahil napaka-seryoso nyo at walang pwedeng umagaw sa inyong atensyon sa mga letra, salita, pangungusap at mga larawang inyong nakikita habang kayo ay nagbabasa. Kahit tila ba para kang anghel na nagbabasa dyan, pero sa loob-loob mo ay gusto mong tumalon, sumigaw at magwala dahil sa mga hiwaga ng One Piece na unti-unti nang nabibigyan ng linaw at liwanag. Ngunit sa bandang huli, pagkatapos mong magbasa, bigla ka na lamang na tulala. Kaya mga ka-One Piece, huwag ka nang matulala pa riyan. Sa video na ito, mas palilinawin pa natin ang mga teorya na tumatakbo riyan sa iyong isipan na si Roronoa Zoro ay direct descendant ni Shimotsuki Ushimaru at Shimotsuki Ryuma. Sa Chapter 1023 nga ng One Piece, makikita natin na nag-uusap sina Kawamatsu at Yogoro. At ang kanilang paksa ay walang iba kung hindi si Zoro, na malaki raw ang pagkakahawig sa dating daimyo o leader ng Ringo sa paggamit ng espada na si Shimotsuki Ushimaru, na direct descendant naman ng greatest swordsman o the sword god na si Shimotsuki Ryuma, na nabuhay 100 years ago sa Wano. Nakamukha naman ni Zoro, lalo't lalo na si Ryuma ay one-eyed samurai rin. Pero paano nga ba naging direktang descendant ni Ryuma itong si Zoro? At paano nga ba napunta si Zoro sa East Blue kung ang kanyang bloodline ay nagmula sa Wano? Ayon nga kay Oda ay may grupo daw ng isang tao mula sa Wano na dumaong ang barko sa dalampasigan ng East Blue. So decades ago na ito. At sakay ng barkong ito ang isang tao na kilalang kilala natin, at ang taong ito ay descendant ng isang lahi. Sa aking pananaw, si Zoro ang tinutukoy na taong ito na descendant ni Shimotsuki Ryuma, dahil si Zoro ay anak ni Shimotsuki Ushimaru na noon ay dating daimyo ng Ringo sa Wano. So 20 years ago, dahil sa panganib no, na dala ni Kaido at Orochi, napilitan si Ushimaru na itakas ang kanyang asawa na noon ay pinagbubuntis pa lamang si Zoro gamit ang isang barko, at ibiniling niya sa kanyang asawa at sa mga bantay nito na maglayag patungong East Blue at hanapin ang Shimotsuki clan na kanilang kamag-anak na matagal ng panahon na umalis sa Wano at naninirahan na doon. At sa kabutihang palad ay natagpuan nila ang Shimotsuki clan na noon ay naninirahan sa Shimotsuki village sa East Blue. At lumipas nga ang ilang buwan at pinanganak na nga ng asawa ni Ushimaru ang kanilang anak na pinangalan ng Roronoa Zoro. Maaring ang apelyidong Roronoa ay mula sa ina ni Zoro. At isa pang patunay na descendant si Zoro ng Shimotsuki ay ang kaarawan ni Zoro na November 11. Kung titignan natin sa lunar calendar ng Japanese, ang 11th month ay tinatawag na Shimotsuki. Mga ka-One Piece, anong masasabi nyo sa teoryang ito? Maaari kang magbigay ng iyong komento ukol dito, baka sakali no, na mas maganda at tumpak ang iyong naiisip. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalilimutang mag-subscribe at i-hit na yung notification bell para lagi kang updated sa mga video na aking gagawin. So hanggang sa muli mga ka-One Piece, ingat!